Hello everyone! Welcome sa aking mini vlog. So ako nga pala si Marie Chris, isa akong domestic helper dito sa Greece. Samahan nyo nga pala akong bumili ng konting gamit sa bahay dito sa IKEA. So first time kong pumunta ng IKEA na mag-isa lang ako. Nararamdaman ko na nga na talagang nagkakaedad na tayo dahil ito na talaga yung nakakapagpasaya sa akin, yung nakakabili ako ng gamit sa bahay. Plano ko nga bumili ng kutsilyo dito sa IKEA kasi nga doon sa Singapore at saka dito sa Greece, ganito nga yung mga gamit nila. Eh napansin ko na sobrang tala. So sabi ko, naisip ko na bakit hindi ako bumili kahit isa dahil nga parang yung kutsilyo namin sa Pilipinas ay mas matalas pa nga talaga yung aking ngipin. O alam ko sa inyo, sasabihin nyo bakit hindi pa ako sa Pilipinas bumili. Wala lang, gusto ko lang dito mamili kasi nga sobrang down na down ako nitong mga nakaraang araw and feeling ko talaga ito yung makakapagpasaya sa akin, yung makapag-shopping ako ng mga gamit sa bahay na iipunin ko and then dadalhin ko sa Pilipinas kapag umuwi. Ay, sobrang mura na mga bilihin dito sa IKEA. Wag mo lang talaga siyang i-convert sa peso kasi talaga napapabalik ako ng mga item na gusto kong bilhin pag kinoconvert ko sa peso. Ito nga yung isa sa gusto kong bilhin dito sa IKEA, yung Shenzhen na parang heavy duty talaga siya. Sobrang ang ganda niya guys. Nakita ko na siya and nagamit ko na rin siya. Talagang gustong gusto ko siyang mabili. So nasa 315 pesos ang halaga niya. So 5 euro siya dito sa Greece. Tapos bumili din ako nito isang set. 315 din siya. 5 euro din dito sa Greece. Yeah. Sa mga gusto nga pala pumunta ng IKEA, meron dito sa The Mall sa taas. 4th floor siya. Gustong gusto ko talaga yung mga gamit sa IKEA tulad ng mga cabinet. Sana nga magtayo din sila ng mga branch na sa mga province kasi di ba sa Pilipinas, sa Manila lang meron ito. And sobrang layo dun sa place namin. Kung ako lang, gusto ko talaga makabili ng mga cabinet dito sa IKEA kasi sobrang tibay din naman. Nabitin pa nga ako sa pamamasyal ko dito sa IKEA kasi nga dumating ako dito is almost 8 na and magsasara na sila. Tapos bago nga ako umuwi ay dumaan muna ako para bumili ng waffle or yung bafla na tinatawag sa kanila dahil nga nagkikrave ako ilang araw na. Kailangan ko rin talaga mag-spend or magamit yung ATM ko dito sa Greece dahil nga kung hindi ay magpipenalty ako sa bangko ko kapag ako ay nag-declare ng tax. Kaya yung mga bago dito sa Greece na hindi alam na may ATM, gamitin nyo yan guys, pamimilin nyo. Huwag nyo lang basta-basta withdrawin lahat yung mga pumapasok dyan na pera. Dahil kung hindi, kapag kayo ay nag-declare ng tax, magpi-penalty kayo sa bangko. Siya, hanggang dito na lang ulit ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Paalam!